Nilinisin natin ang pusit. Ano natin gagawin? Itong pusit, tatanggalan natin sa gitna ng kanyang mata. Mata ba itong ipin? Ayan. Ito yung mata. Ngipin, ngipin pala. Ayan. Ito, checkin nyo kung may mga matitigas na kung ano ba tawag doon. And then, paligtarin natin. Ito yung pinakalikod. Higitin lang natin na ganun. Dire-diretso. Dahan-dahan. Huwag nyo ito hihigitin. Dahil mapuputol. Ang hihigitin nyo ito. Ganyan. Nakadikit lang siya yan. Dire-diretso lang siya kasi baka mabasag yung ano. Ito yung ink. Ayan. Ngayon, hindi ko naman gagamitin ito. Kukunin ko lang itong ulo. Iwain natin sa kalahati ng ulo. Ito. Ito itatapong ko ito. Pero sa Japan, kinakain po ito. Ginagawa nilang parang yung parang ano sa atin, bagoong salted pusit, salted na alamang. Yan, sabi ko yan, ito lilinisin. Tanggalin ko yung mga ano niya. Ngayon, para matanggal itong balak, hugasan ko muna malagkit. And then, basa kasi siya, punasan ko lang sandali ng kitchen paper. Possible picture. Ganyan. Ayan, itong itim na to, paano ito matatanggal? Gilitan lang natin ng kaunti. Hindi naman siya sagad sa upper layer lang ng balat ng ano. Ngayon, ganun ninyo ng kamay nyo. Matatanggal na po siyang kusa. Wala lang kukuwi. Yan. Dire-diretso lang po yan. Ginagawa ko ito nung ako'y nagtatrabaho pa sa restaurant o sa bar nung unang biyahe ko sa Japan. Pinagluluto kami sa kusina ng satsyo namin. So, ito yung ginagawa namin. Nagluluto kami ng buttered pusit. Ika butter kung tawagin. Kung meron kayo, no, basahan, gumamit po kayo ng panghigit, katsa, whatever, bimpo, may higit lang po yan sa basahan, yan, ganyan, higitin nyo yan, hanggang sa matanggal lahat. Tatanggal naman po yan, basta gumamit kayo ng tela. Hubad yan, higitin nyo lang siyang ganyan, lahat yan. Hindi po ito matatanggal ng kamay dahil madulas. Kaya kailangan gumamit ng bimpo. Malamse. Ayan. Hubad na siya. Then, hugasan natin itong tuwalya. Ayan. Ganyan. Madumi. Then, hubadan natin lahat. Ayun, basta ganun lang. Dire-diretso. Ngayon, hinisin natin ang ating kiwaan, tangkalan. Punasan natin ang ating pusit. Siguraduhin natin hindi siya basa para hindi siya manalisik pag pinirito at yung breadcrumbs, I mean yung butter is dumikit. May mga balat-balat pa, balinisin yung maigi. Ngayon, medyo nasira yung dito. Hihiwain natin ito ng paring. Medyo sira itong dito. Tanggalin ko, maunahin ko na itong tanggalin. Sira. Ang tamang laki is according din na yung sa type nyo, sa trip nyo, matataba o maliliit. Ay, punyetas na. Tignan, madali ko sa habaan.
Napuro lang aking kutsilyo. Yan. Tapos, siyempre, tanggalin nyo rin yung mga natitira pang mga lamang loob. Linisin nyo. Ganyan. Ayan. Linisin natin yung mga lamang loob. Ito yung galamay at buntot. Pwede rin lutuin yan. Gamitin ko sa ano yung sa soup. Tanggalin natin yung mga naibang lamang loob. Ayan ang itsura ng ating ring. So, babalutin natin ito ng kitchen towel para maalis ang mamasa-masa. Balutin natin dito. Kung may malinis kayong bimpo, bimpo gamitin nyo, tapos labahan na lang. Alisin natin yung ano dito, yung lagkit, yung mamasa-masa. Ayan. Lanan natin yun dyan. At gagawa tayo ng butter. Ayan. Naku, baka dumikit naman yung tissue. Hindi. Ayan. Kaya gagamit ng ordinaryong tissue kasi may mga chemical na gamot yun. Kasama sa pusit yun. May mga fragrance yun. Kasi siguradihin yung pangkusina na tuwalya, tissue yung ginagamit nyo. Huwag yung mga sa toilet. May mga fragrance po yung chemical. Kasama yun sa pusit. Ayan. Handa ko na yung ano. Bukas ako ng kamay. Malagkit ang pusit. Hindi muna titimplahan yan dahil hindi dikit ang mga crumbs o butter dyan.